mga Kalinians, nagsalita na nga rin si Joey De Leon sa na-issue before na isa si Maine Mendoza sa nais tanggalin ng mga halos-hos or ng new management sa Tape Incorporated, kung saan ipinaglaban nga ito nila Joey De Leon, Tito Vic and Joey. Ilan sa mga nais pala nilang tanggalin ay apat. Ilan dito ay si Loryza May, Paolo Ballesteros, Ryan Agoncillo, and Maine Mendoza. Tapos may mga ilang show pa raw na nais natanggalin at ang sinabi pa nila ay ang pagbabawas ng salary. So yan yung unang napagbitingan na una pa lang ay sumama na ang loob ng Tito Vic and Joey dahil sa kanilang pag-i-stay ng parang sitting pretty lang at may sasabihin silang nakasilip sila ng mga gastusin na hindi nararapat and all of a sudden lilitaw sila at sasabihin sila na ang magmamanage at may mga pagbabago na magaganap. So yan nga ang ikinabigla nila Tito Vic and Joey and the rest of the hosts. Anyway, narito po ang pagbabahagi ng Manila Times sa naging kwento ng side of story ni Joey. Say niya, Tape Incorporated wanted four mainstays out of Eat Bulaga. Tape Incorporated, the producer of Eat Bulaga that continues to go on air on GMA Network, wanted to remove several regular hosts prior to the mass resignation that happened late May. They wanted to remove Ryza Madison, Ryan Agoncillo, and Paolo Ballesteros. I think they wanted to add new talents. Actually, Maine Mendoza was also part of that list at first, Joey De Leon said in an interview with One News PH. Patuloy ng pagbabahagi ni Joey, De Leon, one of the three pioneer hosts of the show, also revealed that beside the host, the management also wanted to remove official productions and portions of the show because they were no longer happy. Across the board, they wanted to slash salaries. It was messy and surprising because for the past 44 years, sitting pretty, but we were earning. Then all of a sudden, they wanted to take over. Of course, that won't sit well with the rest. The comedian host then said he even tried to bargain with the management and told them to just wait for the show to reach 50 years before Tape kicks them out. But I don't want any fights anymore. The important thing is we now found a new home, said Joey De Leon. Marami na nga ang naku-confuse sa kanilang mga story dahil both ay may sariling story, sila Tito Vic and Joey, and then when the halos host tell their side of the story, eh parang ang problema or may problema ay sila Tito Vic and Joey. Ayon sa kanila, ayaw talaga nilang paalisin sila Tito Vic and Joey at hanggat maaari ay nais nga nila na maayos yung problema, isettle ang lahat. Pero hindi nila ina-expect na that day ng May 31 ay magre-resign na pala. Kaya naman ito ay kanilang pinigilan na mag-live para mapigilan pa yung pagre-resign. So ibig sabihin talagang hinahabol nila. Pero wala na silang magawa nang ito ay i-on-air na nila at sinabi na lang magre-resign na sila. Well, marami pang story ang hindi natin alam kung sino ba talaga ang tunay na nagsasabi ng katotohanan. Pero syempre, sabi nga natin, there's always two side of the story. Tatlo pa nga. Sino sa palagay niyo ang nagsasabi ng totoo? Well, ilagay ang inyong opinion sa ating comment section. Images are all credit to the rightful owners and thank you for watching Misli Vlog. Please like, share, and subscribe.